Hi guys, welcome back to my channel, and this is now my day one sa aking 14-day quarantine. So, I know what you're thinking guys, na positive ba ako? Na-expose ba ako sa isang positive patient? Actually, hindi. Pero, hindi ako directly na-expose. Pero syempre, na-expose ako sa mga suspected. Syempre, sa isang institution, di naman maiiwasan na may mag-positive. So, yun, syempre may nag-positive, pero hindi ko nga handle. Sorry akong maingay kasi umuulan. So yun nga, syempre nag-release ng statement yung hospital namin na meron kaming naging pasyente na nag-positive pero hindi nga ako yung nag-handle. Pero yung problem is, syempre mababasa ng family ko yun. And they panicked actually. They panicked. Na-alarma talaga silang lahat. Especially my mom, lalo na nasa America siya. And she's seen worse sa America talaga. Nurses na mamatay kasi talaga. And syempre may mga nababalitaan siya na ganun. Ngayon nangyayari. Kaya talagang natatakot siya for me. Una pa lang kasi, ka-start pa lang ng COVID, pinapastop na ako mag-work ng mama ko. May mama ko. Siyempre, bunso ka. Alam mo naman, dalawa lang kayong magkapatid. Doon kasi si mama na, ako na munang bahala sa inyo. Huwag ka na munang magtrabaho. Sabi ko, ma, kasama sa trabaho ko yan. Hindi ko pwedeng hindi na lang pumasok dahil lang may COVID. Kasama kasi yan eh. Parang bago ka nag-nurse, alam mo na pwedeng mangyari yan na may mga nakakapasyente kang nakakahawa. Siyempre, isipin mo rin mga katrabaho doon mo. Dahil lang ba COVID, iiwan mo sila. Ako nga, wala pa akong anak, wala pa akong asawa. Pero yung mga iba kong mga kasamahan, may mga anak, yung iba, buntis yung asawa. Pero hindi naman sila nang iwan ng trabaho. Tapos ako pa ba? Hindi rin kaya ng konsensya ko. Yun nga lang, galit talaga yung mama ko. Hindi na, ay, ang kulit-kulit mo, ang tigas-tigas ng ulo mo. Sinasabi ko, kasi hindi naman ako high risk, hindi naman ako ganyan-ganyan. Wala naman ako sakit, ganyan-ganyan. Liza, kilala kita, bata ka pa lang. Mahina yung baga mo. Magagawa. Eh, totoo naman. Meron kasi ako rhinitis. Every time na bago akong gising, sipon. Mapuyat lang ako, sipon. Basa lang yung buhok ko na nandyan sa likod ko, sipon. Alikabok, sipon. Siyempre, sila yung nakakaalam din sa health ko. Alam niya rin yung mga pinagdaanan ko rin. Twice na pala ako na-confine ng hospital dahil lang sa, URTI, upper respiratory tract infection. Yun lagi yung diagnosis ko. So, yun din yung kinaka-alarma ng mama ko. Kilala kita. Being tagged as matigal na ulong anak, I continue. March, April, May. Yung institution kasi namin was labeled na non-COVID institution. Rapid test kasi yung mga pinapatest halos ng mga hospital bago ka ma-admit. May nakausap nga akong doktor. Sabi niya, 2 weeks daw bago ka mag-positive sa rapid. Kasi nga, antibodies takes time to develop. So, hindi pwedeng hindi makakalusot din ng COVID na pasyente sa amin. Pero syempre, we're taking precautionary measures naman. So, syempre, nag-GCQ na kaya parang dumadami na naman. May nakalusot na nag-positive. Ayoko sabihin sa pamilya ko yun kasi, you know the big word, I told you so. Ayoko nang ganun marinig since hindi ko naman na-handle. But syempre, the hospital has to make a statement about it. And then of course, my sister read the file and she sent it to my mom. She told my mom, of course. And then this happened. Okay? So, dumadami rin yung mga pasyente namin na suspected. Though hindi naman tagged as positive, nagiging suspected. Syempre, mga community accord nyo muna niya na yan. Kung tutusin, dapat mag-ingat ka talaga sa kanila. Kasi, di mo masabi, baka biglang ngayon mag-positive sa kanila. So, yun, pinapag-stop na niya ako ulit ngayong July. Sabi ko, ma, sasabihin din naman ang institution sa amin na oath namin yan, tinake namin yan bilang nurse. Alam mo, sabi niya, I don't care about your oath. I don't care about your policies. I don't care about your hospital. You are my daughter. Umuwi ka. I already disobeyed once and I can't do it twice. Gusto nga ng ate ko is iuwi ako sa amin. Kaso, yung mismong municipality namin, Maselan, healthcare worker ako, I need to undergo quarantine. Bali, andun banda yung bahay namin, ako nandito ako, para sa apartment. Kaso, walang tumitira for so long na rin. And, dito muna ako pinagstay ng kapatid ko. Ang sinabi lang, as long as makapag-provide na ako lang yung mag-isa sa bahay. When I say luma-luma talaga. So, ngayon, wala akong TV, walang wifi, and walang ceiling. Itong bahay na to kaya medyo malangaw. For sure, malamok din. Nagreklamo pa ba ako, diba? I think this is better than nothing. At least, meron akong sariling CR. So, yung ginagawa lang ng family ko, iiwan lang nila dyan sa terrace yung food ko. Pipick up ko na lang. Sakto, nakabili ako ng... Ta-da! Ganyan. Detox.
So, ito na muna. At least para kayo pa paano naka-cleanse yung body ko. Tsaka may lasa rin yung ininom ko. Pag-pray nyo lagi yung mga healthcare workers. Pag-pray ko talaga yung mga kasama ko. Maging safe yung family nila. Na uubos din kami healthcare workers. Hindi namin kaya lahat. So, yun guys. Ang bilis lang palang dumating ng result. Sabagay, rapid test nga. From RHU, your rapid test result is non-reactive. Thank God, at least. Pero syempre, rapid test, hindi naman so sobrang accurate. So, kailangan ko pa rin daw mag-quarantine. Hindi pa rin daw ako pwedeng malubilo. So, at least para sure na din daw. So, yun lang. Siguro update ko na lang kayo kapag may gusto akong bagong i-share or kapag may gusto akong kausap. Para no. See you! Look at them, there's so many. They're dying to get inside. So, day 3, and yun, naset up ko na yung aking kulambo. I'm so thankful for this kasi sobrang sarap ng tulog ko kagabi. Sobra, ang dami kong kagat ng lamok. Ayan, yan. See, 2-in-1 siya kasi pati yung langaw kapag umaga. Hindi kasi ako ganun tao yung namamahay. Basta pag antok ako, makakatulog ako. Kahit saan pa yan. Siguro update lang. Noong day 1 ko, nung pagkagabi, sobra akong sinipon. So, I was really hoping na rhinitis ko lang. Tapos, umulan na naman, kaya at least hindi ganun kainit dito. Never ko pang na-feel na pinagpawisan ako, in fairness. Yun, kailangan ko lang kumain ng sobra. Vitamins, yun, importante din, may vitamins ako. Meron akong beroka dito, at saka yung vitamin C. Bangatlong araw ko na to. Wala akong kausap. Yung wala naman ako, may data ako pero wala pa akong wifi. Pero nagpapakuha ako ng wifi extender para umabot yung wifi sa akin. Mas YouTube person ako kaysa sa Facebook. Kaya marami sa mga friends ko, sobrang dami ng alam na chismis sa kapwa friends. Ako wala. Ano lang talaga ako, YouTube and Instagram. Hindi ko mapanood ngayon. Nakaka-depress lang. Yung mga pampasaya ko, yan, sina Alex Gonzaga, ComTV. Tsaka mahilig kasi ako sa ano. Anong tawag doon? Yung mga nag-home decor, mga home renovations. Na-enjoy ko siya sobra. I recommend Lone Fox. Galing niyang mag-interior design ng mga bagay-bagay. Tsaka nag-DIY siya ng mga home decor. Nawawala yung mga iniisip ko kasi nai-enjoy ko yung content. So yun lang, magbe-breakfast lang ako and mag-update na lang ulit tayo. This is now my day 6 and sad to say, yung kinakwento ko sa inyo, yung mga suspected kong pasyente, isa doon, nag-positive. So yun, kampante naman ako doon kasi naka-PPE naman ako. Ang problema, yung mismong nakasama ko sa room for 3 days, nag-positive. Ang hirap. Nanambot ako nung nalaman kong siya. Nireport ko talaga sa RHU. Kasi nga, tuloy-tuloy pa rin yung allergy ko. Nagkakaroon na ako ng mild headache. Di ko alam dahil stress lang ba or something. Siyempre, kailangan ko pa rin i-report. Mild lang naman, sabi ko. Kaya ko pa naman yung sarili ko. Naglinis ako ng CR. Siyempre, may ginamit akong solution. So, akala ko dahil lang doon, nag-start kasing nangati yung mata ko. Yung amoy. Ewan ko baka napunta sa mata or something, yung usok. So, it's been 3 days. Makatipad din. Sino-search ko naman, di naman siya connected. Napaparanoid lang siguro ako. So, yun, for swabbing na nga ako. Sobrang direct contact ko na, close contact ko na dun sa nag-positive. So, gusto ko na talaga umuwi. Siyempre, hindi ako pwedeng ihatid ng kapatid ko kasi siyempre, edi na-expose na sila sa akin. Advice nila sa akin is, susunduin ako ng ambulance dito tapos ihahatid ako. Kawawa naman yung mga, yung frontliner na maghahatid sa akin. Ako pag ganyan, nahahawa ko sa kanila. Sana na lang negative ako para at least hindi na ako nakadagdag pervisyo sa mga ibang tao. So, siyempre, I'm also asking, napag-pray nyo rin ako. Ayoko nag-iisip ng ganito. Ayan, di kasama to. May kasi ako yung tumutulong. Nakasanay na ganito. Yung ko yung naalagaan. Grabe. Grabe yung sacrifice ng family ko sa akin talaga. Ayaw kong magdarama. Sana negative.
Thank you! Grabe, ang sakit ng swab test. Solid. Sana negative kasi, syempre, ayoko na maulit. Tumulo talaga yung luha dito sa pisngi ko. Grabe. I have to say, ang bait nila kuya. Binigyan pa ako ng bottled water. Libre lahat. Ito nakakataba ng puso kapag talaga nakikita mo yung suporta. Kay gobyerno yan, kay pamilya yan, kay ibang tao yan. Mga sakripisyo talaga nila. So, ito ko na-appreciate. Kaya sana hindi tayo tumigil. Suportahan yung mga frontliners natin. Kasi once na, alam mo yun, nararamdaman din naman namin yung kapag wala nang sumusuporta sa amin. Parang nafe-feel mo na sobrang down na down ka. Pag naman kailangan ako ng public service, andyan ako. Pero pag naman ako yung may kailangan, parang wala. Kaya nurse yan, kaya police yan, kaya basta medical field yan, doctor, kahit ano, support lang. Day 8 and wala lang. I just wanna film kasi I realized I kept on talking and talking to myself earlier. I just turned on my camera just so I have a reason to talk. I don't know what's happening. I'm imagining myself doing productive when I just can't do anything aside from watching. Ang hirap din pala ng ganito, yung parang maghihintay ka ng resulta kung negative. Negative sasabihin ko. Kasi yun ang humihintay ko, makita yung negative. Hindi ko alam ah, parang magapa yung mata ko kasi makatot pa din yung mata ko. My mom, she forced me to use this one. It's a nasal spray. I don't know where she got this. Yes! Nandun siya din sa kabilang bahay. Oh! Ginagawa ako? Wala! Ingit ako. Actually, pumunta sila dyan kasi pinagdala ko ng food. Thankful din pala ako sa family ko. Grabe yung support system ko. Since sinachat ako ng mga pinsan ko, mga tito-tita ko, sinatanong kung anong gusto ko pagluluto daw nila ako, ganyan. Bait-bait nila. I make sure na I watch at least 2 movies a day. Dapat yung coffee ko before 10 a.m. dapat lagi. Kasi kapag nag more than 10 a.m. ako, umaabot ako ng 10, 11 ng gabi. Ayoko namang umaabot ng ganun. Basta. Day 9 and after kumaligo, sinet up ko na yung aking Xiaomi. So meron na akong wifi. Medyo mahirap siyang i-set up. Kung gusto nyo matutunan, or papaturo, or curious kayo, just comment lang kayo below. Sige, tuturuan ko kayo. Nahirapan din kasi ako. Pero pag natapos na siya, parang naisip mo, parang dali lang pala. Girl, she's an expert! And kaya masaya ang lola niyo today, kasi nag-text na sa akin ng hospital, and... negative! We did it! We did it, namisino. We did it. I'm so happy. God answered my prayers. So at least alam ko na allergy lang talaga. Ala, namula. Allergy lang talaga to. Kamusta ka na? Okay lang ako. May babalita ako sa'yo. Ano? Ma, negative ang pregnancy test ko. Pregnancy test? Alangin ito. Ma, nagpa-pregnancy test ako. Negative. Sira ulo. Negative yung swab test ko. Swab test mo? Okay. Bye-bye. At least makakatulog ka na ng maayos. Love you too. Negative ko. Pregnancy test. Ano? Joke lang. I-remember it yun. Pukutanda ka pa siya. Siya parang palingan ako. Wow, negative na ako. That's my kuya. He's screaming praise God. Kasi negative ako. Ayan o. Oh, sumisigaw siya. Narinig niya ba? Sabi niya praise God. Ayan o. Ay! Oh. I know! Praise God! Praise God talaga. Praise God. Pwede na ako mag-cough out. Negative! Good morning, guys. And hindi na ako nakapag-film kahapon kasi medyo in-enjoy ko na talaga yung moment na nandito ako sa bahay. Tapos na yung aking self-quarantine. Home quarantine na lang daw yung kailangan ko since negative naman yung aking result. So, nakakamiss din yung ganito. Masaya. Masaya sobra.
Guys, share ko lang din yung experience ko dun sa kabila. Kung napansin nyo, na sinabi ko maaga ako natutulog, pero hindi ko lang, sabi ko lang basta. Umaabot ako ng 10, 11 ng gabi. Ayoko namang umaabot ng ganun. Basta. Mahirap na gising ng mga 12 o'clock doon. I think you already know what I mean. First night ko doon, wala naman akong naririnig. Pero yun kasi, nafe-feel ko na, alam mo yun, parang may nakatingin, ganyan. Nafe-feel ko yun. Pero ang importante kasi is, wala naman akong naririnig. Yung mga third night na siguro, nakakarinig ako ng yung parang naglalakad sa bubong. I messaged my sister, sabi ko, can you check my roof? Kasi, baka pala ninanakawan na ako, hindi ko alam. Sabi niya, wala. Baka pusa lang yan. Siyempre, inaano niya ako. Dinadivert lang niya yung naiisip ko. Pero, hindi rin kasi ako makonvince na pusa lang yun. Kasi nakakita ako ng shadow sa bintana bago ko narinig yung mga footsteps sa roof. Kaya, akala ko talaga nung una, ninanakawan ako. Inignore ko na lang. But then, napag-decide ko na dapat mga 9 o'clock natutulog na ako para at least wala akong masyadong inisip. Good thing about me is kapag tulog talaga ako. Kahit nag-earthquake na before, hindi ko nararamdaman. Kasi nga, mantika talaga ako matulog. Nakatulong din talaga sa akin yung nasa kabila ako. Eh kasi yung kabila nun, marami ng mga damo-damo, ganyan-ganyan. Yung mga naririnig ko lang naman is mga kaluskos. So syempre inisip ko na lang talaga lagi, pusa yan. This one time na paglabas ko ng kwarto, nakita ko nakabukas yung pintuan malapit dun sa CR. Basta sa likod siya. Tapos sabi ko, bakit nakabukas to? Eh, alam ko, sinara ko. Nagpapasalamat lang ako. Nagpa-pray na lang ako. Prayers talaga yung nakatulong sa akin. Bakit lumakas din yung loob ko dun? Kasi wala rin naman akong choice. Hindi mo akong pwedeng sumigaw tapos lalabas ako kasi naka-quarantine ka, girl. Tsaka, iniisip ko na lang talaga na, yeah, it's all in the mind lang talaga. I finally got my certificate! Finally, graduate na ako! So, yun lang. Gusto ko lang pasalamatan yung driver. Bali, dalawang batch kasi yun na naghatid sundo sa akin. And Sir Mar ng RHU, Sir Buck Bautista, and lahat ng pamunuan ng Concepcion, especially our mayor na Andy Lacson. Thank you so much sa pagtulong sa aking journey. Sobrang laki ng support ang binibigay niyo. Sobra. Sobra akong naramdaman yung support. Maraming salamat. Tapos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Yun lamang po. So, if you like this video, give me a thumbs up. Comment in the comment section below. Don't forget to share this to your friends. Follow my social media accounts. And subscribe to my channel.